Loko to nga. Loko to. Kanina ayaw. Tumakbo naman ngayon. Ayan o. Dito nila binabad. Kulang na kulang pa yan. Magandang buhay mga ka-farmer. Dilig-dilig na tayo. Okay na. Na-pick up na yung lechon kanina. Isa nag-iisang lechon. So, ayun po. Na-pick up na. Tayo naman ay... Ayun, nakapagpakain na tayo ng mga manok. Nabili ko na sila ng feeds. Medyo napabayaan ng konti nung na-busy tayo. Tapos ito, dilig-dilig tayo ng ating mga kalamansi. Medyo matagal-tagal na diligan para medyo ma-absorb niya ng ano, ng yung tubig ba. Absorb ng maayos. Ayun o, relax-relax sila. Ayun, sinalindan ngayon pala nagbabaw ng mga laman loob. Mga malalaking bituka yan, hindi na po nila nalinis talaga. Ay, sina Nikki. Buti pumunta si Nikki. Ilig tayo ng nyug. Ito ay nyug, hindi ko lang alam kung gaganda. Magandang abono pala ng nyug. Asin lang mga ka-farmer. Kaya pala napansin ko sa dagat, magandang nyug. Yung tanlad, kinakain din ng mga manok. Tinutuka din yan. Alagaan natin itong mga lemongrass natin. Napaka-importante sa ating lechon. Ayun o, galing yung ano, mga farmer. Ayan na yung mais pinatanim ni Bebe. Pero mga payat-payat lang ah. Paabunuhan ko nga ito kay Rambo. Ayun, full na naman. Patay ang hos. Sweet corn. Ay, balik tayo ngayong hapon mga farmer. So, after ng isang matinding bakbakan, sabi sa comment, bakbakan, bakit may away ba? So, ayun, bakbakan po ang tawag doon pagka medyo busy. Ayan mga ka-farmer. Si Pipoy ay tawag dito. Sabi niya, kuya, naghahanap din ng trabaho yung bata. So, sabi niya, ito daw na lechonan ay kung gusto ko ipaayos. Gusto ko sana reverse na kagaya nito, mga ka-farmer. So, kahit sabihin na natin na hindi pa naman ganun na magbibisi uli, no? Pero, yun nga. Maganda rin na mga 2 to 3 days daw gagawin. So, ito na yung pinakamagandang chance kasi nga, after bukas, last lechon na natin, mga ka-farmer, may order si ka-farmer Leo, no? Actually, dapat pang January pa yun, January 1. Pinakancel niya. So, ngayon, bukas na lang daw na linggo yung party. Papagawa ko na to. Yun nga lang, kakailanganin talagang baklasin lahat. Kasi ililipat, ito, dito, tapos... Ito naman dito. So, yun po ang ano. Sabi ko nga, mukhang di ba may hirapan kasi may kalawang na eh. May titingnan natin kung kakayanin pa nila. Mga 2 to 3 days naman daw gagawin ni Pipoy.
Sabi ko kung kaya ninyo, wag nang abalay si Kuya, nakakahiya. Ang abala na naman si Kuya. Aalalay na lang si Kuya. Kasi nga, ito na po yung pinakamaganda dahil mawawalan tayo ng lechon. So, yun na po yung ano natin, chance. After that, tuloy-tuloy na rin naman po. At sa tingin ko nga, sabi ko kay Ka-Farmer Anthony, ay, ano na, magdagdag tayo ng inahin para medyo ano. Kasi syempre yung quality po mga farmer, iba na yung, iba yung magiging outcome ng lechon pagka sa kanya lang po talaga ang manggagaling ang mga baboy. Syempre yung consistency ng produkto yun, consistent mga ka-farmer. Marami ata ang may mga sakit-sakit na manuka. Yun no, may hinga-hinga. Meron na po akong isang in hospital. So ayun na tapos pala, ayun mga ka-farmer. Kalimutan ito, nakita ko. Papalakihan na rin natin to, itong sprocket niya. So ang gagawin natin, palalakihin na natin ito para medyo bumagal kasi masyado pong mabilis yung ikot niya. So ang gagawin, palalakihan ng kaunti para bumagal yung ikot ng motor, yung lechon ba? Kasi the more lumiliit, the more bumibilis. Mabagal, medyo mabagal siya. Mas maganda po mabagal at mapapabilis ang cooking time natin kasi yung init niya ay mas nakukuha niya init bago umalis. So ayun po, anuhin natin yan, ipupush ko yan na may ano, di rin pala nagamit ito ah. Umili pa ako ng bago, hindi na rin naman nagamit. So, anyway, tapos ito na yung ano, mga tubo. Malinis na yata to. Ano namin to, lalagyan ng langis para maano na din, maitabi. Kasi hindi na rin na po magagamit yan mga ka-farmer. Makukuha lang ako dyan ng 10, yun na lang po ang paiikutin. The rest, itatabi namin. Yan. Huhulihin ko itong manok na to. Medyo may tama. Yan. Tapos tingnan nyo ang ating mga kalamansi. Napakaraming bulaklak. Ayan o. Kaya dinilig ko kanina. Bukas, bango. Bango ng ano, parang sampagita. O yan po ang bunga niya mga ka-farmer. Marami. Thank you. Thank you sa mga bunga nyo. Ayan. Tuloy naman po yung bunga. Hitik na hitik sa bunga mga ka-farmer ang ating kalamansi. Kailangan abonohan. Konti lang abono. Ayan, tapos silip tayo sa baba. Pakita ko po yung kawayan at yung mga bibi natin. Tingnan natin, ang baba na po ng tubig. Kailangan ng painumin. Hindi na po sila makakainom sa pond. Ang baba na po ng tubig. Pero hindi ko nga mapataasan dahil nga kailangan pa natin na hintayin maitayo yung foundation ng kubong papagawa natin. Yun pang hinihintay ko. Okay lang naman kasi yung irrigation di na mawawala ng tubig yun. Tuloy-tuloy na po yung yung tubig. Alihin natin tong manok na to ha. Yan, pasyalan natin tong ating mga baby mga ka-farmer. Tingnan nyo naman. Ang ang baba na po ng tubig. Ayan. Dahil, ayan o, tingnan nyo bumaba ng bumaba. So dati, nung hindi pa ako nagpapatubig noon, naka wild lang, umaabot doon sa kalahati yung nauubos bago magtagulan. Ibig sabihin, hanggang kalahati po nawawala ang tubig yan. Pero ayun, magpapatubig tayo, lumulusot na dito yung mga bibi, oh, ayun, malabas na sila. Grabe ito pala oh. Sayang yung chainsaw pala oh, pwedeng... Ito yung mga nawalang naputol na kahoy. Tapos ayun yung sinasabi ko kay Papa Yam na pwede namin gawing lamesa. Ipapaputol ko ito. Malaki yan eh. Yan po yung akasya ang gusto kong ipaputol sana. Ayan o. Dalawang, sabi ko nga sa kanya, dalawang tao eh. Pwede.
laki. Kasi hindi ako makapagpatubig ngayon gawa ng baba na pala. Ano po? Hinihintay ko yung kubo. So, mamaya pupuntahan natin doon, makikita niyo nandun na po yung mga kawayan. Kaya lang binabad muna nila doon sa delta, sa irrigation. Doon muna nila ibinagsak. Baka by Monday mag-umpisa na sila. Kaya hindi muna ako nagpapatubig dahil mas mabilis po sila makakapagpundasyon ng kubo. Yan. Mabilis sila makakapagpundasyon ng kubo ng mababa ang tubig. Grabe ang binaba ng tubig. 1 meter na po siguro ang binaba. From doon sa ano ng ito, matigas na rin ang lupa, oh. Sabihin, natuyo na din siya. Ito yung mga naiwan pa ni Ulysses. Ayan, oh, yung mangga, mulberry. Kumusta ang mga ano mo? Hindi mo naman napipisa na. Oh. Ah, may pisa na pala. May sisiw na. Oh. Dinagandaganan mo lang, kawawa naman ito. Oh. May duckling na po siya, mga ka-farmer. Umpisa nang mapisa. Laki, PBR. Humina ang hatching rate nung nalahian ng Peking duck yung aking mga bibi. Dami pong hindi napipisang itlog. Tama nga yung sabi ng ating ka-farmer. Mahina ng hatching rate pagka Peking duck, nalahian ang nalahian. Kung kailangan natin magpalit. Papalit ng barako. Kasi puro 50-50 na po ang karamihan diyan eh. Yan. Nandun na yung manok. Injection ko na rin, mga farmer. So yan ang bagong nakakapanibago. Nakakapanibago. Mukhang in the future ay mag-aano tayo ng parking space dito. Talagang kakaririn natin yung paglilitsyon, mga farmer. Para at least may parking na po dito. Sacrifice natin tong lugar na to. Tapos bukas papagawa tayo ng motor kay Pipoy. Yan. Kung kailangan natin ipaayos na to si Ford Ranger. Dami na palang kailangan gawin. Ako pa naman drive lang ng drive. Ayan o, may mga tagas-tagas dito. Kailangan daw bumili ng bagong tangke. Ayan o, tumutulo na. Tapos yung shock, kailangan daw palitan. Wala na rin. Ayan. Inaano na nila yung pasalubong ni sino bang may bigay nitong alak nito? Sino bang may bigay ng pundador na yan? Sino may bigay ng pundador na yan? Romel. Oh, si Romel. Oh, Romel pala. Ubus na. Oh. Thank you po, ka-farmer Romel. Buti pang malakas. Pang walang pagod. Romel, thank you, masarap. Favorite ka ni, favorite mo si Niki, ha? Oo nga, kuya. Si Poroy na. Si Poroy na. Nakuha ng pulatik. Teka, ililipat ko lang itong ano. Dinidilig ko itong lipote, mga ka-farmer. Matakaw kasi sa tubig to. So, alam mo naman ngayon, summer na. Pasok na ang summer. Iniiwan ko lang po yung tubig. Yan. Iwan lang natin ang tubig para mabasa-basa naman. Medyo nag-iba nga yung dahon niya. Oh. This is lipote. Sa mga hindi pa po nakakaalam, ito yung baligang. Sa Bicol, tawag niyan baligang. Igot. Yan. Para po siyang tawag dito. Ano yan? Ah, parang duhat. Di, may Alfonso, Alfonso naman ako dun eh. Nung binigay ni sino yung kuya? May red horse pa ba? Meron, tatlo kuya. Nung natira nung kami ni Kuya Robert. Nung nag-ayos sila sa makina. Sa makina. Napainom nyo si Ramon nun eh. Oo nga, uminom.
Ha, bago tayo bumaba ay ininit ko lang tong sarsa. Akala ko hindi, akala ko mauubos yung sarsang ginawa ko. Dapat pala dinabi-nabihan ko yung bigay. Nagpalit kasi kami ng ano, pero kung yung plastic po ang ano, sana hindi naman nabitin yung mga tropa, no. So ayun. Plastic po, itansyado ko, mukhang sabi ko kakasya. Pero ang ginamit kasi ni Bebe, yung container na po ang ginamit niya, kaya medyo ko kumonte. Pero yun nga, ang slitsyo naman po natin ay ngayon na didiscover na po ng iba na mas masarap sa suka, ano? Gaya ni Tita LB, sabi niya mas masarap nga sa suka, sabi niya. So ayun po, at least no, hopefully ay makagawa na po ako ngayon, hindi na tayo busy, makakapasyal na tayo ng paumbong, pwede na tayong bumili ng maraming suka at gagawa po ako ng suka para po pagka may mga order ng lechon ay itatry na po natin paunti-unti introduce yung suka na may sili at bawang. Syempre may timpla din po yun mga ka-farmer. So ayun na para po makapag-ano din tayo, makapag-survey kung saan sila mas nag-enjoy, no? Kasi talagang itong aming lechon ay ano talaga, pang ano talaga siya. Hindi siya bagay sa sarsa, mga ka-farmer. Sabi nga ni Goma, pinanood ko si Goma eh, si Richard Gomez, ano, sa vlog niya ng lechon, kasi syempre related tayo sa lechon, ano. Pinanood ko yung lechon nila. Suka po sa ormok. Ganun po ang lechon namin, yung mga lechon ng Southern. Ayun nga, sabi niya nga hindi sila nagsasarsa doon, suka lang kasi nga timplado na yung kanilang lechon. So ganun din naman po ang lechon natin. Kaya lang nga, nandito tayo sa Norte at bandang Manila na nasanay sa sarsa. Pero yun nga, ang ano talaga ay hindi mas masarap talaga siya sa suka. So ayun, sana kapag makahanap ako ng time na makapasyal sa paumbong at bibili tayo ng suka, ano? Ayun, mga ka-farmer. Yan. Okay na siguro to. Malimit na. Naka-high fire siya, oh. Grabe. Yan, oh. Babalutin natin to at i-freezer naman. I-freezer na natin. Okay. Bukas na. Yan. May isa pa tayong lechon kay ka-farmer Leo. Ayan. Na paglinis na yung mga tropa. Linis na mga farmers. So ayun na, okay na, linis na tayo. Ayan. At ba tayo, silipin natin si Chuchay pala, mga farmer. Makalimutan ni Naniki at happy happy sila dyan. Ayun, dalhin ko na rin tong suka na dala ni nina ano to, pasalubong ni naka-farmer June Paras, mga ka-farmer. Ayan. Bukan natin gumawa ng suka. Ah, si Chuchay, sunduin natin. Abot niya naman yung tubig, mga farmer pala. Ayun, oh, may tubig po dito. So tingnan natin kung makakainom naman yata. Ipatubig naman pala dito. Ano, dito ka na lang matulog? Ha? Dito ka na lang? Abot mo naman yung tubig na. Ah. Dito ka na lang? Kasi makakain ka pa, no? Hindi naman, ano? Hindi naman patawag dito. Abot naman. Tingnan natin. Okay. Abot niya, abot. Abot naman pala yung tubig. Abot niya naman po pala yung tubig. Kala ko nakakainom. Ah. Ay, ano, oo. Nakakainom ka dito? O dito ka na lang muna. Hindi na naman sigurong
Dami lang awa. Ito ka na lang, no? Ha? Ha? Kainom ka naman. Gusto mong umuwi? Uwi tayo? Ha? Gusto mong umuwi? Okay lang. Kakain ka ng feeds doon. Tara. Uwi tayo? Ha? Uwi na lang kami, mga ka-farmer. Delikado. Baka manakaw pa dito. Ang kambing nga. Yung kambing nga, ninakaw. Yan, ka-farmer Nestor pare. Alala na naman kita. Thank you. Yan, uwi tayo, Chay. Ako na, gusto niyang umuwi. Tara, tara. Tara. 4:30 na, tara na. Ito tayo. Chay. Daming dumadaan pa naman. Hirap. Bigat. Loko to nga. Loko to. Kanina ayaw. Tumakbo naman ngayon. Bira ka, Chuchay. Pinatakbo mo ako, ah. Pinatakbo ako ni Chuchay, ah. Ganda na pala yung mga talong natin dito. Hoy! 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 Dito ka! Shhh! Ganda na pala yung mga talong at sili natin, oh. Tara na, tara na. Ano, excited ka? Laki na lang nagustuhan niya po itong feeds na to. Tinatapon mo lang. Bigyan mo pa yung manok, ha? Oh, bigyan mo yung manok, eh. Kain tubig. Na, lagyan na natin ng tubig. Na, pinagod mo ko, Chay, ha? Tapos mga farmer, kita ko na yung kawayan. Kulang pa siguro to. Pinatapos lang talaga yung bagong taon. Yun. Ayan, oh. Dito nila binabad. Kulang na kulang pa yan. Yun po yung kawayan na gagamitin. First ano nila, first deliver. Ang taga Pangasinan na naman po ang gagawa. Ayan mga ka-farmer, tahimik ang ano natin ngayong January 1. Ayan lang po ang ating nakalap na balita. At bukas ay ayun, papaayos natin to. Try natin mamalengke. Tingnan natin si Ate Raquel kung bukas. So ayan po, hanggang dito na lang. At maraming salamat, uwi na rin po ako. Magandang buhay.